Samantala, sa ikalawang araw ng pagbisita ni U.S. President Barack Obama, tatangkain ng mga militante na magmarsya hanggang Embahada ng Amerika. Nasa Mendiola ngayon ang ating kasamang si Ivan Mayrina. Ivan? Hindi nga tatantanan ng mga kilos protesta ng mga militanteng grupo ang Pangulo ng Amerika na si President Barack Obama. At tanongin natin, Connie, ano nga ba talaga sa pagbisitang ito ang kanilang kinukondena? At para ipaliwanag sa atin yan, kasama natin ngayon si Andrian Nang. Siya po ang tagapagsalita ng Bayan Southern Tagalog. Andrian, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga. Ang mensahe nyo kahapon, malinaw na malinaw, ano? Mr. President Obama, you are not welcome here. Bakit? Hindi welcome si Obama dito dahil sa kasunduang hatid niya dito sa Pilipinas. Ang kasunduan ito na kung tawagin ay Enhanced Defense Cooperation. Ito yung kasunduan na pinirmahan kahapon alas 10 ng umaga. Tutol kami dito dahil buong-buong ibinubukas ang ating bansa sa US na maging basing militar sa loob ng 10 taon. Tutol kami dahil sa loob ng 10 taon ay madaming pwedeng mangyari. Ang planong gerang agresyon ng US sa iba't ibang bansa dito sa Asia Pacific ay direktang may involve ang Pilipinas kung sakaling gawing basing militar ng US ang ating bansa. Itong sinasabi naman ng ating gobyerno at gayon din mismo ni Pangulong Obama, hindi naman daw sila magtatayo ng permanenteng base dito. Susundin naman daw ang ating saligang batas, ang jurisdiction daw ng kung ano man ang itatayo nilang military installation ay sa Pilipinas pa rin. Hindi ba sapat yun na assurance para sa inyo, sa panig ninyo? Pinababulaan na namin yun kasi kahit na hindi sila magtatayo ng bagong construction, kagaya na lamang ang nangyayari ngayon sa Palawan, sa lungsod ng Puerto Princesa, yung existing na Philippine Naval Base sa Puerto Princesa ay directly na kinonvert into US Naval Base. So last October 2013, inumpisahan na ang construction nito. Well, in fact, meron ng mahigit 100 families ang na-displaced dahil sa construction na ito at ilang corals at oysters ang nasira dahil sa construction na ito. Ang panghuli, anong nalalabi pa sa inyong aktibidad ngayong araw na ito at sa kalahating araw po pananatili ni Obama dito sa bansa? Meron kayong nakakostume dito, Statue of Bogus Liberty, ika nyo. Ang nakikita ninyo sa inyong likuran ay sa aking likuran ay ang Statue of Bogus Liberty. Papakita ito ng huwad na kalayaan na natatamasan ng Pilipinas sa kabila ng kalayaan na nakamit natin 100 years before pa. Bogus ito dahil magpasa hanggang ngayon sa kabila ng ating kalayaan ay nananatili ang mga pro-foreign and anti-poor policies at magbibigay daan ito para sa ganansya ng dayuhan tulad na lamang ng US. Kami ay maglulunsad ng kilos protesta dito sa Mendiola ngayong umaga na ito at sa ganap na alas 8 ng umaga ay magmamarcha patungo doon sa Liwasang Bonifacio. Doon kami magtitipon ng mas marami pa kasama ang iba't ibang sektor at magmamarcha papuntang US Embassy para sa tuloy-tuloy na pagkundina dito sa napirmahang kasunduan. Maraming salamat, Andrea. Yan po si Andrian Nang, tagapagsalita ng Bayan Southern Tagalog.